Ito na yung review natin sa ating brand new 2021 Honda PCX 160. Yo! Ito na mga kaibigan. So, natagalan kasi pinakrome ko yung mags, kung mapapansin ninyo. Naka-chrome na harap at likod. Nagpalit na rin ako ng shock absorber. Yan. So natagalan yung pagkukrome, parang umabot yata ng 2 to 3 weeks kung hindi ako nagkakamali. Kasi pumila pa yata. Nalagyan ko na rin ng step board o yung parang pinakamating niya. Para hindi namumuti kasi pag tumapa ka dito sa goma, namumuti. Yan, binilang ko na rin. Napakamura lang sa Lazada. So yun lang, basic upgrades. Wala naman akong binago. Maliban sa mugs. Kasi wala pa ako nakikita mo available na mugs. Iko-convert pa. Eh sayang naman ang pagka-brand new pag nag-convert, machine shop tayo. Yan. So ang review, mga kaibigan, napakatipid. Ito ang kanyang fuel consumption. Napakita ko sa inyo. km/L. Ayan. Matipid na, no? Kasi yung aking Scoopy at saka yung Mio ko na 125i, naglalaro lang siya sa 30-31, no? Bihira lang ako maka-40. Ito, naka-41 ako rito nung nagtagaytay ride kami. So, ito pa lang yung tinatakbo ng motor ko, 118 kilometers pa lang. Nung nagtagaytay kami, finultang ko to simula Kalamba. Akyat kami, baba dito ulit. 1 bar lang ang nabawas. So, antipid, grabe. Sa power, okay lang. Break-in period pa, hindi ko pa maihataw masyado. Kaya wala pa akong masabi, pero okay ang hatak niya. Lalo kung mag-isa ka lang. Buhat na buhat ka. So, ganda ng mga ilaw sa gabi. Kitang-kita mo yung kalsada. Ayun. Ang lakas, oh. Yan. Suspension. Yan. Yan ang isa kong tinignan dito. Suspension. Siyempre, gusto ko yung komportable sa lubak. Kasi medyo malubak dito sa amin. Okay naman, pero sa akin, ha, para sa akin, mas maganda yung suspension ng Honda Click ng tropa. Kasi mas mabigat yung dito, sa totoo lang. Ito, malaki lang yung kaha, pero mas magaan siya. Ramdam mo yung bigat ng Honda Click, eh. Ang ganda ng suspension nun. Tapos yun, single lang yung shock nun. Pero ang ganda lumaro sa lubak. Ito naman, dual shock. Pag mag-isa, sakto lang. Pero pag dalawa kayo, ang ganda lumaro. No? Yung original na shock, masyadong matangkad. So, ako ay 5'4", medyo bawasan na lang natin ng mga ilang centimeter. Pero hindi ko siya abot na abot. Pero magaan siya, kaya kahit tingkayad, kayang-kaya ninyo siyang i-drive. Yan. So power, okay. Tipid sa gasolina, pasok. Yan. Dito tayo ngayon sa Easy Works Cafe. Dalaw lang kayo, nandito yan sa may checkpoint Kalamba, tapat ng Nissan. Yan. Sa compartment, sobrang saya. Kasi may lagayan ako rito. Yan. May lagayan ako dito sa ilalim. Napakalaki din. Yun, oh. Kasha helmet. Kasha wallet. Face shield. Face mask. Kahit saan ka magpunta. Nandito ang booklet. Papel nandyan. May tools na libre. Okay. May stand din yung kanyang upuan, oh. Hindi siya bumabagsak kahit i-ganyanin mo siya. Hindi siya nabagsak, oh. Diba? May shock. Spring type. Yan. Tapos, ito. Ang dito yung sa gasolinahan niya. Yun, no? Ito, paborito ko talaga dyan, eh. Buti hindi pa ito nadidiscover ng anak ko. Kung hindi, paglalaroan niya to. Tapos, pagkatanggal mo ng takip, may lagayan pa rito. Yun. Itaan mo yan. Napakasaya. Pwede ka rin magtago dyan ng kung ano-ano. No? Habang nagra-ride ka, di ba? Kaya maglagay dyan ng kung ano. Singit mo lang. Barya o kung ano man. Yun. Tapos, ang gauge. Napakalinaw din, no? Kita nyo naman ang gauge. May orasan pa. 6:01. Tapos, may hazard siya. Ito yun. Boom. Tapos, meron siyang ABS. Yung isang klase, wala. Tapos, yung tawag dito. Pwede mo siya iset. Yung torque niya, pwede mong baguhin.
HSTC. Pwede mo siyang gawing mas gigil, mas power, kumbaga power mode at saka eco mode yung isa. I-hold mo lang ito sa HSTC. Set. Ayun, oh. Nawawala. Babago. Malikabok, malikabok. Yan. So, braking. Napaganda rin ang braking niya. Ang speed ko rito na naisagad ko ay parang 115. Pero break-in period pa, kaya hindi ko sinasagad. Kawawa naman. Tapos dalawa kami ni Mrs. nun, pakit ng Tagaytay. Ito pa, ang cute nito. Ang kasa niya. O, diba? Linis, tignan pag tinupi. Nice. O, para pala, tandaan ninyo, pag nakasalubong nyo, may easy works yan dito sa gilid. Meron din yan dito. Kabila. At meron din yan sa likod. Iyon. O, pag nakasabay ko kayo, alam nyo na, ha? Mga kaibigan, tapos naka-chrome ako na mags. Wala pa ako nakakasabay na naka-chrome na mags. So, madali ninyong matatandaan. Chrome mags lang, tapos easy works na sticker, pasok na pasok na. Wala rin akong balak magpaingay ng tambucho. Dahil ayoko ngayon maingay na tambucho, no? Medyo tumatanda na tayo. Chill na tayo ngayon. Tama na yung mga racing-racing na yan. Ayan. So, overall, okay na okay naman siya. Nagpalit ako na siya kasi nga kumakalampag din yung matangkad na shock. Ewan ko kung ako lang naka-experience nun. Pag may angkas ka, tapos umaandar ka sa humps, pak, pak, may gumagano'n. Napansin ko yung spring niya maluwag. Kaya, ayun. Pero etong pinalit ko, okay na. Wala na yung kalampag. So, ready na tayo. Mag naka 1,000 or 500 kilometers, change oil ko na agad to. Mura lang naman ang langis. Para maalagaan natin yung pagiging malinis ng makina. Ang ganda ng pagkaka-chrome sa mags, oh. Talagang ano? Pulido, eh, oh. Tagal, nakapila kasi. So, natagalan. Para maiba lang. Ang ginastos ko sa mags ay secret, baka marinig ni Mrs. Pero mura lang, wala pang 10,000. Para lang din ako bumili ng mags. Pero orig pa din siya. Ayos. Mura lang, mura lang. Pwede naman kayo magtanong sa Facebook yung mga ganyan. Parang 6 to 10K. Depende kung saan nyo ipapagawa. Tsaka anong quality. Yan. So, stock-stock lang. Wala tayong babaguhin. Side mirror. Solved naman ako. Kita ko naman lahat. Kaya, goods na goods. Abangan nyo pa yung susunod na review kung ano pang mararamdaman ko rito after 1,000 kilometers. Kita-kita tayo sa Elsada, mga kaibigan. Sana lumabas na ORCR. Para makalayo-layo naman tayo ng maganda. Tsaka mawala na sana yung ulan. Sharing, scaring. Bye-bye.